Damage share, paano natin yan i-repair? Yan, abangan nyo sa video na to. Pero bago yan, mga bay, kung bago ka po sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Siyempre, pinutin mo na yung bell para ma-notify ka sa mga videos na ating i-upload. Siyempre, kung nagustuhan nyo po yung video na to, huwag kalimutang mag-thumbs up para bangga na! Hello mga be, welcome ulit sa aking YouTube channel at sa video na to mga be, samahan nyo akong i-transport mga hairlalo na ite. Yes, kitang-kita yun naman kung gano'ng kadamage ang kanyang hairlalo. Look at that! Yan po yung ating i-repair at abangan nyo yung magiging result niyan. At syempre, kilatisin mo natin yung buhok ng ating clients mga be. Kitang-kita yun naman kung gano'ng kadamage ang kanyang buhok. Ang daming brittles sa dulo. Ayan, at dahil colored po yung kanyang buhok. At syempre, alam nyo ba mga be, reminded po yung buhok na yan. 1 month na po yung naka-reband at na-damage po. Ayan. Tayo po yung mag-re-repair. Off sweet lang mga ba, hindi po ako ang nag-reband yan. Kundi galing po yan sa kabilang salon. Charot! Okay. Hindi po tayo ang may gawa ng pag-reband na yan. 1 month rebanded po yan with colored po. Pero ganyan ang nangyari sa kanyang hairlalo. So sa atin siya nagpapa-repair kasi nasira nga ang kanyang hairlalo. Yan po yung sinasabi ko, kailangan dapat maging alert o dapat maging maingat tayo sa ating pag-re-reband para hindi ma-backshop gaya ni Tse. Huwag na natin patagalin mga be, umpisa na natin ang pag-treatment sa kanyang hairlalo. Syempre, nangunguna ngayon, trending na trending ngayon ang Brazilian blowout bilang treatment sa mga ganitong klaseng uri ng buhok. Ayan, yung mga damaged hair, pasok na pasok yan mga be. Ayan, i-applyan natin siya kayo ng Brazilian blowout. At dahil naligo na po yung client natin, mga bidi natin yan na sa shampoohan. But if you have clarifying shampoo, would be better para matanggal yung mga excess oil sa kanyang buhok at mabilis ma-process yung ating pag-Brazilian blowout. Sa pag-apply nga pala ba ng Brazilian blowout, kailangan tuyo po yung kanyang hairlalo para mas mabilis ma-absorb ang treatment sa kanyang buhok. Una natin gagawin mga be ay isa-section natin ang kanyang buhok into 4. In my case, 3 lang po yung gagawin kong section. 2 sa harap at 1 lang po sa likuran. Then after nyan, mag-start na tayo mag-apply ng treatment sa kanyang hairlalo. Gaya ng pag-reband mga be, 1 inch or 1/2 cm away from the scalp po ang paglalagay ng treatment sa kanyang buhok. At syempre, i-massage-massage natin yan mga be. Para naman, ma-scattered evenly po ang treatment sa kanyang buhok. Para lahat ng hibla ay malalagyan. Sa pag-apply din naman mga be, kailangan tamang dami lang po ng buhok yung ating lalagyan. Hindi ganong karami at hindi din ganong kanipis. Make sure lang na lahat ng hibla ng buhok ay malalagyan para lahat may treatment. Again mga be, kailangan po 1/2 inch or 1/2 cm away from the scalp po yung paglalagay natin ng Brazilian. At pupuha lang tayo ng enough amount or maglalagay tayo ng enough amount para sa buhok. At dahil watery po ito, di na po natin kailangan pakadamihan ng bongga yung paglalagay natin ng Brazilian. Dahil automatic po itong bumababa hanggang sa dulo ng hairlalo. Kunting supply lang mga be. At syempre, kailangan i-massage mo siya ng bongga para ma-evenly distributed ito sa buhok. Lahat ng hibla ay malalagyan. Sa pag-apply naman be ng Brazilian blowout, tandaan natin, lagi po tayo mag-start sa may baba, sa may likuran, and then bago tayo mag-proceed sa may harap. Then of course, pag nasa harap na tayo, sa baba pa rin po tayo mag-start. After malagyan lahat, ay ibababad natin ito ng 1 hour para ma-absorb lahat ng kanyang buhok ang medisina. Then, i-blower natin siya. Oops, hindi natin siya babalawan mga be. Yes, hindi natin siya babalawan dahil ito po ay treatment.
ayan na siya mga be, tapos na natin siyang lagyan. Ang gagawin natin dyan ngayon be, ay ibababad natin siya ng 1 hour. After nito ay hindi natin siya babalawan ha. Gagawin lang natin, ibablower lang natin siya hanggang 100% po na matuyo. Then ibaplansya na natin siya. Sa pagbablower pala dito mga be, ang ginamit ko lang pong temperatura dito ay medium heat lang po dahil damage ng kanyang buhok. Hindi natin siya pwede gamitan ng sobrang init dahil maaari din po ito mag-cause ng dryness sa kanyang hair lulu. After nating mag-blower mga be, ay si-section ulit natin ang kanyang buhok para mag-proceed na tayo sa pagpa-plancha. Sa pagpa-plancha naman po ay mag-start tayo sa likuran bago tayo mag-proceed sa front. And then, yung ginamit ko pong temperature dito mga be ay 180 degrees Celsius lamang po. Hindi ko gumamit ng 220 dahil maaari po ito mag-cause ng stress or dryness sa ating buhok dahil damage na po ang kanyang buhok. Hindi na po natin siya kailangan dagdagan pa ng stress. Gaya sa pagre-rebond mga be, manipis na din po yung pagplansya natin para po bawat hibla ay madaanan ng pagpaplansya. Ayan mga be, tapos na yung ating hair transformation from damaged to silky, smooth, and shiny hair. Look at that, pati yung kulay niya ay lumitaw. Ano ang comment niyo mga be? Comment na! Reminder lang po mga be, ayan, try this po muna bago nyo po ito basain para mas ma-absorb ng ating buhok ang inyong treatment sa buhok. At huwag nyo po muna gamitan ng shampoo pag ito'y binalawan nyo na. Conditioner nyo lang po muna dahil nasa atin pa rin ang pag-aalaga at kagandahan ng ating buhok.